Malugod na pagbabalik sa ating munting channel, kaibigan. Sa video ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pamumuno ni Francisco Daguhoy sa isang rebelyon laban sa mga Espanyol. Ayon sa kasaysayan, si Francisco Daguhoy ay isang muhulano na naging tanyag dahil sa kanyang pamumuno sa pinakamahabang rebolusyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. At ito ay tinawag na Daguhoy Rebellion. Ang naturang rebellion na iyon ay laban sa Spanish colonial government sa lugar ng Bohol. At ang rebolusyon na iyon ay tumagal ng 85 taon mula 1744 hanggang 1829. Bago naging tanyag si Francisco Daguhoy, una siyang nakilala sa pangalang Francisco Sendrihas na tubong Inabangan, Bohol. At nagsilbi siyang kabisa di barangay o isang kapitan sa isa sa barangay sa lalawigan ng Inabangan, Bohol. Ang pangalang Daguhoy ay mula sa dalawang salitang Bisaya na Dagon, na ibig sabihin sa Tagalog ay agimat, at Huyuhoy, na ibig sabihin naman sa Tagalog ay hangin. Dahil sa agimat na ito, kaya niyang tumawid sa isang bundok at tumawid sa tubig nang hindi nababasa, at kaya din niyang makakita katulad sa madilim na yungib, at kaya din niyang mawala ayon sa kanyang kagustuhan. Yun na nga, dahil sa kanyang taglay na agimat, tinawag siyang Francisco Daguhoy. Ang Daguhoy Rebellion ay isa sa dalawang malaking revolusyon na nangyari sa Bohol. Ito ay noong Spanish era. Ang isa sa nangyaring malaking revolusyon ay ang Tamblot Uprising noong 1621 na pinangunahan ng isang tamblot o babaylan. Ang Daguhoy Rebellion ay hindi religious conflict o dahil sa pananakop ng mga Espanyol, kundi ang dahilan nito ay ang panggigiit sa mga tao doon, katulad ng forced labor, Spanish oppression, vandala, excessive tax collection, at payment of tributes. At hindi lang yan, ang naging dahilan ni Francisco Daguhoy, isa sa nagsilbing mitsa sa revolusyon na nangyari, ay ang hindi pagpayag ng Jesuit priest na bigyan ng Christian burial ang isang kapatid ni Francisco Daguhoy na namatay sa isang duelo. At dahil doon, nagalit si Francisco Daguhoy at nanawagan sa buong taga-Bohol ng pag-aaklas laban sa mga Espanyol. At marami sa mga taga-Bohol ang tumugon sa panawagan ni Francisco Daguhoy para mag-aklas, dahil marami sa taga-Bohol noon ang nahihirapan at kumukontra sa hindi tamang pamamalakad ng Spanish government. At doon, itinayaw ni Daguhoy ang free government sa mga bundok ng Bohol kasama ang tagasunod nitong 3,000 katao. Matapos yun, gumawa ng hakbang sa Daguhoy upang ipaalam sa mga Espanyol ang kanilang pag-aaklas. Pinatay umano ni Francisco Daguhoy ang isang pari na si Giuseppe Lamberti noong January 24, 1744. At yun ang naging sinyalis ng kanilang pag-aaklas. At dahil doon, mabilis sumiklab ang rebelyon at umabot sa katas-taas na pinuno ng mga Espanyol dito sa Pilipinas ang nangyari pagpatay ni Daguhoy sa isang pari. At dahil doon, nagpadala ng pwersang militar ang Spanish troops upang tugisin si Francisco Daguhoy at supuin ang rebelyon. Ngunit, mabilis tinalo ni Francisco Daguhoy ang Spanish force na ipinadala laban sa kanya. Hanggang sa lumakas na lumakas ang pwersa ni Daguhoy, umabot sa 20,000 katao ang kanyang hukbo mula sa 3,000 na unang bilang ng hukbo nito. At ayon pa dito, nanatili si Daguhoy sa isang kuweba na tinatawag na Francisco Daguhoy Cave. Ang Francisco Daguhoy Cave ay sa Danao ang nagsilbing headquarters ni Francisco Daguhoy, at isa sa mga crystal-studded passages sa Daguhoy's Cave ay may underwater na daanan patungo sa dry land, kaya tuwing may kalaban na paparating, mabilis na nakakalangoy si Daguhoy palabas ng kuweba. Umabot sa 20 Spanish government general ang nagtangkang pumigil sa rebelyon, subalit bigo sila nasupuin ang rebelyon ni Daguhoy. At noong 1825, naging gobernador general ng Pilipinas si General Mariano Recafort, at sa kanyang utos noong May 7, 1827, sumalakay si Alcalde Jose Lazaro Cairo kasama ang 2,200 Filipino-Spanish troops sa Bohol upang tugisin si Francisco Daguhoy, at nanalo ito sa iilang digmaang nangyari. Ngunit, nabigo si Cairo na pabagsakin ang rebelyon sa panahong iyon. At noong April 1828,
Isa pang Spanish expedition ang isinagawa ng mga Espanyol. Ito ay sa ilalim ni Captain Manuel Sanz at ito ay nagtungo sa Bohol. Makalipas ang isang taong kampanya laban sa rebelyon, bumagsak ang tropa ni Dagohoy dahil sa pagkatalo nito sa digmaan. At hindi nagtagal, makalipas ang isang taong noong August 31, 1829 ay tuluyang bumagsak at natapos ang rebelyon. At sa taong ding iyon ay namatay si Francisco Dagohoy sa edad na 76, at hindi dahil sa digmaan namatay si Dagohoy kundi sa katandaan. Marami sa mga kasapi ng rebelyon ang nahuling buhay sapagkat pinatawad naman ni Gobernador Rocafort ang 19,420 survivors na kasapi ng rebelyon at pinayagan silang namuhay sa mga bayan ng Butuan, Kabulaw, Katigbian at Bilar. Matapos ang rebelyon na iyon ay itinayo ang estatwa ni Francisco Dagohoy at inilagay ng Philippine Historical Commission upang pagbibigay pugay sa kabayanihan na ipinimalas ni Francisco Dagohoy sa ating bansa. At itinayo ito sa lugar ng Barangay Magtangtang Danao sa bayan ng Bohol. Dahil umano ang Barangay Magtangtang ay ang pulong tanggapan o hideout ni Francisco Dagohoy noong panahon ng himagsikan. Hanggang dito lang tayo mga kaibigan. Sana naman nagustuhan nyo ang maikling kwentong ito. At kung sakasakali man na mayroon kayong paksa na gusto nyo ipatalakay sa atin, maaari niyang i-comment sa ating comment section. Hanggang sa muli, salamat!